Until what time ka? Ayan, we're live! Finally, live na tayo. Ayan, sorry po sa mga naghihintay. Ayan, hello, good evening, good evening, good evening, everybody! Ayan, magandang gabi, pinagpala na gabi po sa ating lahat. Ayan, good evening, teachers!
Nako, parang I can see some very familiar faces. Nako, ba't andito kayo? Parang tinitingnan ko yung mga live viewers natin ngayon, no? Parang majority of them, mga reviewers namin dati. Uy, anong ginagawa niyo dito? No? Magre-review ba kayo ulit? Ayan, nako, once again, good evening po. Magandang gabi sa ating lahat. Ayan. Now, teachers, pasuyo naman ako, no? Pwede bang pa-click ng share button natin dyan, no? Pa-share naman ang ating live stream ngayon para mas marami pa pong mga soon-to-be LPT na maambunan natin ng grasya. Ayan. Ulitin ko po, ha? Pa-request naman, no? Pasuyo naman, palambing naman si Coach Weng kung pwede pong pa-share ng ating live stream ngayon para at least mas marami pa pong mga LPTs ang mainganyo nating mag-aral ng maaga, no, or maganda ng maaga para sa paparating na board exam. Ayan. Good evening, teachers! Magandang gabi po! And now while we're waiting na tumaas po yung ating viewers, pwede po bang, ito, para malaman ko kung saan na umaabot itong very fresh kong mukha ngayon, no? Para malaman ko kung saan kayo nanonood ngayon. Pwede po bang pa-comment ng inyong city, no, or lugar kung saan po kayo nanonood? Ayan, para malaman ni Coach Wei kung saan umaabot, no? So, kung saan po umaabot yung kanyang fresh na mukha. Agoy. Fresh talaga. Fresh literal. Ngayon lang naligo. Ayan. Ayan, good evening po. Ay, shout out kayo mga magko-comment dyan. Ay, may palibreng shout out. Ganun ba yun? Ayan. Eto, Sir Joshua watching from Pangasinan. Ayan, hello, hello, Sir Josh. Ayan, eto. Si Ma'am Maya naman watching from Tagkawayan. Ayan, parang napaka-unfamiliar kung saan ba itong Tagkawayan na ito. Ayan, ito si Ma'am Darin. Ako, napaka-fresh ng profile pic niya. Watching from Tagbiliran City. Hello po, ma'am. Ayan, from Ma'am Jenny naman, watching from Bicol. Eto, may nanonood pa from Bohol. Nako, nandyan po ako last month. Ayan. No? Okay, sige. Ulitin ko po, ha, kaka pwede naman pong pasuyo, no? Magpapakyut na po ako sa inyo. Baka pwede pong pa-share ng ating live stream ngayon. Ayan. Dahil today, nako teachers, meron akong inihanda na pang malakasan na mga tanong na maaaring makatulong sa paghahanda nyo sa paparating na board exam. Now, some of you might ask, eto, no? Sure ako, may magtatanong talaga or may magsasabi talaga dyan na, Coach Weng, no? Bakit para napaka-advance nating mag-isip, no? Excited ba tayo para sa March 2024 licensure exam? No, kasi if we're going to look at it, meron pa naman tayo more than 6 months, I guess, no? More than 6 months to prepare, ayan, no? Para sa susunod na board exam. Bakit parang sobrang aga? Guys, wala pong sobrang aga when it comes to preparation. No, if ako po yung tatanungin nyo kung kailan ako naghanda para sa board exam, I started preparing when I was still in third year college. So ilang taon din po akong naghanda, no, para sa board exam. So ano lang ba yung 6 na buwan kumpara sa ilang taon talaga, no? Walang early or walang masyadong maaga when it comes to preparation. Mas mabuti po na handa tayo kaysa sa kulang yung armas nating dala. Ayan, nako. Eto, dami ng ating mga live viewers. O eto, parang nakikita ko, binabasa ko yung ating mga comments. Ang daming mga estudyante namin dati. Ayan, nako. Hello, hello guys. Alam ko naman na na-miss niyo ko. Na-miss talaga. Sana all may nakaka-miss. Agoy. Nako. O eto, para sa mga hindi po nakakakilala sa akin, allow me to formally introduce myself. I am Rowena S. Bongolto po. I'm currently teaching at Mindanao State University, General Santos City. I am 20 years old, 5 years ago. Ayan. 20 years old, 5 years ago. So, 25 na po ako ngayon.
ano, single. Ayan, baka naman, baka may magka-interest dyan sa 127 viewers natin ngayon. Baka may gustong mag-mine. Ayan. And I was the top one last September 2021 licensure examination for professional teachers. Ayan. And of course, isa po ako sa magiging guru nyo, no? Magiging coach nyo dito sa TCRC, of course. Nako, guys, binabasa ko yung comment. Wala talagang magmamind. Promise, no? Para saan pa itong pulang-pula kong lipstick kung walang magmamind? Wala talaga, no? Naka 50% off na po ako. Ayan, naka 50% off. Wala talagang gustong magmind. Agoy, ouch. No, ouch. Anyways, ayan. Now, sure ako, eto. Yung iba dyan, parang medyo, ano pa, no? Medyo relax pa. Dahil, like what I said, ilang buwan, no? Ilang linggo, ilang araw pa naman ang naiiwan, no? But guys, ayan na, ang licensure exam po ay hindi dapat kinakram. Okay? Ang licensure exam ay hindi dapat minamadali. Ayan. So, it really requires intensive preparation to ensure na on March 2024, madadagdagan po ng 4 na letra ang mga pangalan nyo. Ayun! Nako, finally! Nako, parang kinabahan ako, guys. No, finally, may nag-mind na po. Ayun, no, parang naisip ko pa ako, sayang na, no, para saan pa tong pagligo ko? Para saan pa tong bago kong lipstick kung walang magmamind? Ayan, meron na. Parang natakot ako, no? Ayoko pong mapahiya nung wala sa oras. Baka walang magmind. Anyways, dito tayo. Ayan, no? Guys, ayan. Okay, bago tayo magsimula, ayan, no? There are two things that I would like to require from all of you, no? Meron po akong dalawang bagay na gusto i-request bago tayo magsimula sa ating practice test ngayong gabi. Ano po yung dalawang bagay na yon? Una ay lapis or ballpen, anything po na pwedeng panulat, at papel, anything na pwede pong sulatan. Okay? Bibigyan ko po kayo ng 10 counts para makapaghanap ng papel at ballpen. Dahil mamaya, take note ako, no, or may papasulat ako sa inyong mga importanteng konsepto na maaaring makatulong sa inyo in getting your license. Okay? Sige, bigyan ko kayo ng 10 counts, ha? Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan, may papel at ballpen na ba ang all? May papel at ballpen na ba? Eto, magta-top cutie. Nako, paano po yung bottom lang? Charot. No? May papel at ballpen na ba? Meron na ba? Ayan, kasi guys, back to school po ang peg natin ngayon. No? Talagang literal na, ano, parang elementary level yung ating atake tonight. Ayan. Now, sure ako, no? Ang iba sa inyo dito, talagang ready na, no? To partake in our practice test tonight. But, ayun, no? Para sa mga nakakakilala sa akin, sure ako na alam nyo po, now, hindi tayo pwedeng magsimula na wala po tayong pa-hashtag. Ayan, hindi po tayo pwedeng magsimula na wala po tayong pa-hashtag. So, ayun ha, para malaman ko kung ready na ba ang mga future LPTs at future top-notchers natin, no? May I request everybody to please type. Ayun, pagalawin natin yung ating mga fingers, ha? No, gamitin po natin yung ating fingers sa mabubuting bagay. Ayun, no? Guys, patype ako. Hashtag, ayan, hashtag LPTcutie. Ayan. Patay po ako sa ating comment section ng hashtag LPTcutie. Na kasi di ba parang nauso yan sa Facebook na kung ano daw yung lalagyan, kung ano po yung lalagyan mo ng cutie sa dulo, ay talagang makukuha mo, di ba? No? So talagang we are claiming na next year magiging LPT kayo by God's grace. No? By God's grace. Sana ibibigay na sa inyo yung 3 letrang additional sa inyong mga pangalan. Ayan.
No, LPT cutie po muna tayo ngayon. Wala po munang magta-type ng jowa cutie dyan. Nako, no, wala munang magta-type ng jowa cutie dyan or pera cutie. Nako, hindi po to paluwagan. Ayan. Mamaya na. Ayan. O, hashtag LPT cutie tayo. Ayan, meron pang ano, fingers crossed, manifesting. Okay, sige. Ayan, parang kitang-kita ko na ready na kayo, guys. No, parang I'm really amazed sa ating energy ngayong gabi. Ay, sadyang na ano, napasobrahan lang ako sa ano, sa asukal. Ayan, sobrang hyper. Anyways, ayan, no. I can see na talagang handang-handan ang ating mga future LPTs at future top-notchers for our session this evening. So, guys, no, wag na nating patagalin pa. No, you have 50 seconds to read, analyze, and select the correct answer from the choices below. Then afterwards, magrarasyo kaagad tayo. Okay, ilang segundo lang? 50 seconds. Ayun ha, may timer talaga tayo dito. No, may pressure, time pressure talaga tayo. Okay? So, sige, wag na nating patagalin pa. Let us now start our professional education set 1 with question number 1. Okay, time's up. Ayan, answer reveal tayo mga beshi ko. O, sige nga, nagulatin nyo ang mga kasama nyo dito. Answer reveal. Patingin nga ng mga sagot nyo. Eto, may mga nag-B. No, sa letrang B for baby ko. Sa letrang A for akin ka na lang. Ayan, sa letrang C for, ano ba yung C natin? Ayan. Sige nga. Wala bang pipili ng D, guys? Na wala talaga. Nako, parang si letter D, parang si Coach Weng lang. Walang pumipili. Agoy. Ouch. No? Nako, ano pa? No, bumanat pa. Ayan, sige nga. Patingin nga ng sagot nyo. Eto. O, guys, ha? Eto, ha? Walang magpapalit ng sagot. No, kung ano po yung unang sagot nyo, that's it, pansit. Kasi yung iba dito, no, pag nag-ratio na tayo, na-explain na yung mga option, biglang liko, no, biglang lilipat ng sagot. Ang bilis makahanap ng bago. So magpaka-loyal tayo sa sagot natin, ha? Final answer. Ito, parang may ano na, nagpapalit ng sagot. Ayan, may nag-e-e. May nagbibi na. Okay. Sige. Alamin natin kung alin ang tamang sagot. But allow me first to read the question. Ayan. So, item number 1. Ito. What criterion is clue, ha? Not included. Tingnan natin, no? Napakalaki niya. Not included in the selection of subject matter content. I repeat, ayan, no? What criterion is clue, ha? Not included. Hindi daw kasali sa pagpili ng mga subject matter content. Now, eto, para malaman nyo na hindi ko talaga kayo ini-etchos lang, no? Gumagawa-gawa ako ng mga sagot ko. Guys, papakitaan ko kayo ng resibo, okay? So, as you can see here, we have 2, 4, 6, and 7 criterions when it comes to selecting subject matter content. Now, iisa-isahin po natin yung mga criteria na yun, no? Una sa lahat, number 1, pinaka-importante ang validity. Now, if you are going to select subject matter content, you need to make sure na authentic, totoo, valid yung ituturo mo, no? Huwag kang magturo sa mga bata ng mga fake news, mga information na hindi naman verified, mga invalid, no, na mga content. So that is validity.
Now, punta tayo kay interest. Ayan ha. Ano naman po si interest, Coach Weng? Now, sinasabi kasi dito, kung pipili ka ng isang subject matter na ituturo sa mga estudyante mo, you need to make sure na yung mga bata are interested on those content. Bakit kailangan natin i-consider ang interest ng bata sa pagtuturo? Guys, mas nagiging meaningful kasi ang isang subject matter pag gusto ng bata yung tinuturo mo. No, if interesado yung bata sa tinuturo mo, that is interest. Okay? Next, second question natin, we have the word utility. Ito, sinasagot to ng iba, no? Hoy, wala nang lilipat ng sagot, ha? Walang lilipat ng sagot. Tinitingnan ko yung comment section. Ayan, ano naman po si utility, Coach Weng? Guys, meron tayong one word, no, when it comes to utility. That is the word practical. Okay? Practical ba yung tinuturo mo? Coach Weng, ano po yung practical, no? In what sense po nagiging practical ang isang subject matter content? Nagiging practical po ito pag nagagamit po yung subject matter content ng bata sa pang-araw-araw niyang gawain. Or if it is applicable, pwede siyang gamitin in real life. Ulitin ko po ha, pag utility, associate that with the word practicality. Practical in a sense na useful, maaring gamitin ng bata yung kanyang natutunan sa pang-araw-araw niyang gawain. Okay, that's utility. Next, punta tayo kay learnability. Ano naman po si learnability? Guys, ang point lang po ng learnability is pagpipili ka daw ng subject matter content, dapat akma sa learning capacity ng mga estudyante mo. Dapat akma sa experiences ng mga bata mo, no? Kasi may mga bagay that is too advanced para sa mga estudyante natin. Sampulan ko kayo, no? Yes or no lang. Yes or no lang, ha? Gusto ko sumagot ang all, okay? Guys, sa tingin nyo ba, yung grade 2, no, na bata, pwede ba nating pasulatin niya ng thesis? Sa tingin nyo, yes or no? Grade 2 na bata, magsusulat ng thesis. Yes or no? Pwede kaya? Pwede ba? Ano sa tingin nyo? Ayan, yes or no lang. Ayun, that is a big what? Big no. Kasi hindi pa siya sakop ng saklaw ng learnability ng bata. Kasi that child don't have enough experiences to perform that task successfully. Kasi hindi niya naman naranasan. Note, yung basic writing pa lang, parang medyo dehado na yung bata. Ano lang kaya kung pasusulatin mo ng thesis, di ba? So, yan po yung point ng learnability. Kung magtuturo ka ng isang bagay sa bata, siguraduhin mo na kaya niya ng maintindihan at matutunan yung ituturo mo sa kanya. Okay? Next, punta tayo. Feasibility. No? Ang point lang naman ng feasibility, teachers, is pwede ba? No, kaya bang maituro given the time? Ayun, kung yung ituturo mo, kasya ba siya sa isang oras or sa 40 minutes na allocated in that specific subject? O hindi kaya? No, yung ituturo mo, kaya bang gawin yun given the materials that we have? No, baka meron kang ipapagawa, mag-film viewing ka. Tapos wala pala kayong projector, wala kayong speaker, wala kayong TV. That is feasibility. Another thing, no, feasibility also includes the expertise of the teacher. Sabihin natin, no, yung ipapaturo mo or yung ituturo ng teacher sa isang bata ay sabihin natin chemistry, tapos si teacher ay English major, 'di ba? So hindi nagma-match po yung subject content towards the expertise of the teacher. In short, hindi siya feasible, no? Parang hindi siya pwedeng gawin. Ayan, given na mismatch po yung expertise at yung subject matter na ituturo sa bata. Napunta tayo kay self-sufficient. Okay? When we say self-sufficient, if magtuturo ka ng subject matter, dapat ma-achieve mo yung self-sufficiency ng bata. Ibig sabihin, mas mababang teaching
no, and learner's effort, pero napakataas naman ng result. No, yung mga bagay na madali makuha ng bata, no, less effort, but very impactful. Ayan. And pinakahuli, no, we have significance. Ayan. Ang significance lang naman ay tumutukoy sa mga basic ideas, mga ano, no, mga talagang concrete foundation ng bata that will serve as a bridge, ayan na, in learning different competencies or yung mga prerequisite information na kailangan talagang malaman ng bata at a very young age. Now, among sa pitong tinuro ko, ayan na, sa pitong criterions na tinuro ko, diniscuss ko, alin sa mga options ang hindi po kasali? Ayan, alin po dyan yung hindi kasali? Si letter, ayun, tanggal si letter A. Guys, hindi po kasali si creativity. Okay? Ulitin ko ha, not included, hindi kasali sa pagpili ng subject matter content. Anong letra yon? That is letter A, creativity. Ayan, punta tayo sa tanong ng bayan. O, eto, guys, bueno mano ba tayo or bueno malas for item number one? Agoy, agoy, buak kaayo, Coach Weng. Nako, astang buak ka. Ayan. Bueno mano ba or bueno malas? Sige nga. Sige nga, sige nga. O, eto, eto. Bueno mano daw. Ay, nako. Parang itong si Ma'am Maylene, medyo malakas-lakas yung guardian angel niya tonight. Ayan na, parang may vitamins with ginkgo biloba. Ayan. Eto, Sir Paris Joshua na ligwak daw. O, at bahalang ligwak, at least fresh. Di ba, sir? Sir Josh? Natama ba? Bahalang naligwak, at least fresh. Ayun, bueno mano daw. O, sige nga. Bueno malas. Ayun. Nako, proud bueno malas here. Agoy, agoy. O, eto ha, para sa mga naligwak dyan, nako, bawi-bawi tayo. Ayun, bahalang naligwak sa practice test. Pero, pagdating ng board exam, dapat tumpak, ganun na. Ayan, yan yung motto natin dito. Okay, sige, bawi tayo ha, bawi tayo. Let's go with item number two. Oh, eto, answer reveal, mga beshi ko. Ayan, sige nga, patingin nga ng mga sagot nyo. Eto, nagle-letter D ang all. Nako, parang may nakikita na kong unity. Now, we answer as one ba yung motto natin tonight? Ayan, sige nga, patingin nga ng mga sagot. Nagle-letter D talaga ang all. Ano bang meron? Ayan, wala talagang mabubudol for this. Wala talaga, last na, final na talaga yan. Oh, sige, tingnan natin, no, kung talagang malakas yung kutob nyo for item number 2. Oh, eto, babasahin ko po yung tanong, ha. Ayan, joining organizations or clubs in school requisite to granting of academic distinction under DECS Order Number 66, Series of 1998. This shows school community connection reflected in activities geared towards society's needs. Ang tanong, what philosophy is related to this one? Agoy, na saan ba naka-angkor or anong philosophy po ba naka-angkor yung pag-a-align ng mga school activity towards society's needs? Ayan na, clue na yan ha, society's needs. Now, dito tayo, guys, eto ha, based from my experience, no, isang topic talaga na hindi pwedeng mawala sa board exam ay yung tinatawag nating mga philosophies or yung ano, no, yung mga, what do you call this, yung mga isms, no, mas kilala bilang mga isms.
Now, etong mga isms-isms na to, number one, mambubudol talaga yan sa board exam. I'm not even joking. No, number one, mambubudol talaga yan sa board exam. Kasi etong mga tanong na to, yung mga isms-isms na yan, hindi po yan sila lumalabas verbatim, no, hindi siya lumalabas word for word, but more on application. So, dapat talagang naintindihan, naunawaan, naisa-isip, naisa-puso, naisa-diwa mo yung mga isms, well, no, para talagang masagutan niyo siya. Okay? So, ang gagawin natin para hindi kayo mabubudol, no, sa upcoming board exam, we are going to discuss each option. Iisa-isahin po natin yung mga isms, okay, for you to be well familiarized with them, for you to fully master, no, kung paano siya or anong ibig sabihin niya at paano siya lumalabas sa licensure exam. Start tayo with existentialism. Ayan, no? Ano po ba si existentialism, Coach Wen? When we say existentialism, ito po ay isang philosophical idea na naniniwala na ang bawat bata are unique individuals with responsibility and accountability of their own learning. Ibig sabihin, naniniwala ka na ang bata is unique, no? Unique sa iba, meron siyang natatanging katangian at siya ay responsible at accountable sa sarili niyang ano, no, sa sarili niyang learning process. Ibig sabihin, you will not force the child to learn, but instead you will allow the child to learn on their own pace. Ayan, bibigyan mo ng choice, bibigyan mo ng freedom si bata. Ayan. Now, paano ba 'to usually lumalabas sa board exam, no? Sa existentialism po, madali lang tong maspot. Pag ang bata ay may freedom, may choice, may responsibility, matik existentialism na po yan. Okay? Now, punta tayo. Ito, palagi itong lumalabas din, no? Nasagot, ayan, si perennialism. Si perennialism naman, no? It focuses more on studying the classic, no? Mga eternal truth. Ayan, yung mga bagay na totoo from 19 kopong-kopong hanggang ngayon, totoo pa rin. Kagaya ng literature, no? Arts, ayan, ano pa, language, yung mga bagay na talagang from ilang taon before hanggang ngayon, talagang pinag-aaralan na ng mga bata. Also, perennialism believes na dapat lahat daw ng tao should have a strong foundation when it comes to general education. Dapat lahat daw ng bata dadaan muna ng general education bago sila pupunta ng specialization. Kaya napapansin nyo yung education system natin ngayon, no? Diba, from elementary hanggang high school, yung mga bata ine-expose talaga sa iba't ibang field. English, no? Language, literature, mathematics, science and technology, livelihood, and etc. Pagdating ng college, dyan papapasok yung specialization. Okay? Kasi dapat may foundation muna tayo when it comes to general education. Now, itong si progressivism naman, associate this, no, with learning by doing. Naniniwala kasi ito na ang pinaka, ano, no, pinaka konkretong paraan ng pagtuturo sa mga bata is through experiences. So it really promotes exploration, active learning, and etc. Now, si social reconstructionism naman, ito po ay isang philosophical view na naniniwala na dapat yung mga tinuturo natin sa mga bata ay mga bagay na pwede nilang maggamit in addressing the needs of the society. Kasi 'di ba, meron tayong kasabihan na ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya nga, no, yung mga bata habang nasa paaralan pa sila, we are training them, we are equipping them, no, with necessary skills that they need for them to address the needs of the society in the future. Now, dito pa lang, guys, sa kitang-kita na, no, napakalaki ng clue. Society's needs, somatic social reconstructionism yan. Ayan. Letter D po tayo sa letrang D. Agoy! Nako, parang tumpak ang olba.
Ayan na, sana tumpak ang all kahit papaano. O eto, habang marami pa yung viewers natin, guys, magpa-plug lang ako. Now, para sa mga, ayan o, para sa mga talagang hindi pa nag-enroll sa review center dyan, or para sa mga tao na gusto lang ng additional learning, no, meron po kaming libre. Guys, libre to ha. The clue here, no, is the word libre. Libreng review. No, meron kaming libreng review na ino-offer, no, if you join our page. And I will post the link in the comment section. Paki-click na lamang po if you want to join. Then click join, of course. No, libre lang po to ha. Twice a week po kami nagkakaroon ng lecture. Ayan, apat po kami na nagtuturo dito, no? Yung tatlong top one coaches nyo at si Teacher Seppy, of course, kami po yung nagsasalit-salitan sa pagtuturo dito sa libreng review natin. Ayan, meron po kaming page. Ayan, I will post the link in the comment section. Ayan, nakikita nyo. Ayan, yung comment ko. Ayan, yung Rowena Bonggol to, ako po yan. No, you can just click that link po para makasali kayo sa libreng review namin. And now this is kasi parang give back na namin to, no, para sa mga aspiring LPTs. No, yung medyo parang nagtitipid sa budget or walang budget, meron tayong palibreng review po. Ayan, if you join our page. Andyan po, no, you can just click the link. Ayan, yung kinoment ko po dito sa live stream natin. Okay, sige. Proceed tayo with the next question. Let's go, number 3. Okay, dito tayo. Ayan. O, sige. Sagot, sagot, sagot. O, eto ha. May nag-A, may nag-B, may nag-C. Agoy. Alin kaya ang tamang sagot? Ayan, patingin nga ng mga sagot niya. Nako, parang nagkakaroon na tayo ng iba't-ibang answer for this one. Alin kaya ang tama dito? Sige nga, gulatin niyo nga ako. Gulatin niyo nga ako. Sagot, isagot niyo nga si letter D. Agoy. Sige, let me read the question first. At patay po ako ng mga answer niyo, ha? Ay, let me read the question first. Eto. In the Education Act of 1901, which established a free public education in the Philippines under the clue? Guys, unang clue pa lang dito, American regime. Nako, American regime. Ayan. What language was imposed under the one language policy? No, anong lingwahe ba ang ginagamit natin noong mga panahon na sinakop tayo ng mga AFAM, no, mga AFAMism? Ano kaya yan? Nako, bawal mabudol dito ha, bawal mabudol. O eto, let me give you a short background. Ayan ha, focus muna tayo dito sa Education Act of 1901. No, ano ba yung mga saklaw ng Education Act of 1901? Now, pakisulat po. Isulat ha. Sulat talaga. Okay? On the Education Act of 1901, pinatupad po ang centralized system ng ating education system. No? Centralization ng ating education system. Isulat yun talaga. No, hindi ako nagjo-joke dito. Education Act of 1901, pakisulat, centralization. Okay? Ano po ba ang nangyari during centralization? No? Ang centralization po ay nagsasabi na lahat ng mga desisyon, lahat ng mga polisiya ay talagang dadaan sa central office. Kahit anong paaralan man 'yan, no? All of the decision will be will be decided by the central office kung sino man yung namumuno doon. Okay? That's under Education Act of 1901. Another one, isa pa under Education
Education Act of 1901, ito po yung pag-aangkat natin ng Thomasites. Lagay, isulat. Mga Thomasites. Mga Thomasites. Pakisulat po. Ayan. Coach Weng, sino ba si Thomasites? Ayan. Now, nung sinakop kasi tayo ng mga Amerikano, ayun, no, syempre, ayaw nilang gamitin yung education system na pinatupad na ng mga Espanyol sa Pilipinas. So, ang ginawa nila, dinala nila at inimplement nila yung education system ng Amerika dito sa Pilipinas. Kaya, di ba, napapansin nyo, yung ating mga, mga lolo't lola, talagang magagaling sila sa pagsasalita ng Ingles. Kasi nga, talagang inadapt natin yung education system ng Amerika here in the Philippines. Now, syempre at that time, no, wala pang marunong magturo ng kanilang education system kasi nga, we are more attuned sa sistema na pinatupad ng mga Espanyol. So, ang ginawa ng Amerika, nag-angkat sila ng, pakisulat, 600 Thomasites. Ang mga Thomasites po are soldier teachers. No, hindi talaga sila teachers by training, but they are soldiers, pero pagdating nila ng Pilipinas, they were converted to teachers. Then, sila po yung mga nagturo sa mga batang Pilipino. Ilang Thomasites po ang pinadala dito sa Pilipinas? Sige nga, kung nakikinig kayo, ilang Thomasites? Ilang Thomasites? That is ano? Hoy, ilang Thomasites po? Ayan, we have... Ayan, 600. Ayan, no? Meron tayong 600 Thomasites. Ayan, no? 600 Thomasites na nanggaling sa Amerika na inangkat, no, papunta dito sa Pilipinas. They were called Thomasites dahil yung barko na sinakyan nila from America papuntang Pilipinas ay nagngangalang Thomas. Ayan. Another thing, isa pa dito. Siyempre, under Education Act of 1901 ay yung pag-implement ng free public education in the Philippines. Ayan, ang mga Amerikano ba ang nauna na nag-attempt na na makapagpatupad ng free public education in the Philippines? No. Okay? Now, let me clear that up, ha? Klaruhin ko lang kasi baka may biglang magsasabi diyan na teka, mga American po ang nauna. Guys, let me clear it up, okay? Ang mga Espanyol kasi, they attempted, no? They tried to establish a free public education sa Pilipinas. However, successful ba sila? Hindi po. Okay? So, they were unable to fully implement a free public education in the Philippines. Now, ang nag-iisa po, ang pinakauna po na nakapag-implement talaga ng free public education in the Philippines ay ang mga Amerikano. At pinatupad din nila na nakalagay dito, ha, papakitaan ko kayo ng resibo, under Education Act of 1901, ayan, under Section 14, the English language shall, as soon as practicable, be made the basis of all public school instruction. So, ito po yung naging basis ng one language policy natin, no? Yung paggamit ng English sa pagtuturo sa loob ng classroom. Kaya nga, di ba, kung napapansin nyo, yung ating mga lolo't lola, no? Kahit grade 3, grade 2 lang ang natapos nila, pero ang gagaling nilang magsalita ng English, no? It's very mapoka when it comes to Englishism. Ayan, ang gagaling mag-English. No, pwede ng pang-call center. Ayan, so number 3, sagot po, letter A. Nag-guess nyo ba, guys? Hoy, huwag nyo akong gina-joke, ha, sa 1901. Ano nga yan? Recap tayo. Under Education Act of 1901, una sa lahat is centralization. Ayan, pangalawa is Thomasites. Pangatlo, pag-implement ng free public education in the Philippines. Pang-apat is one language policy. Anong lingwahe ang ginagamit? That is English. Ayan, sana na-gets nyo po, ha? Sana na-gets nyo. Okay, sige. Ayan, tumpak ba ang mga beshi ko? Sana po, ha, tama yung sagot nyo with this one. Kasi ang laki ng clue ng mga, American. Ayun, parang kinabahan naman ako, no, sa Afamizam na nag-e-Espanyol. Ayan. Parang medyo kinabahan ako doon. Ayan, oh, sige. Proceed tayo. Let's go. Item number 4.
Nako, parang binabasa ko yung comment section natin, no? Parang ang dami pala mga old students ko na andito. Ano yung mga dati nating reviewees? O, attendance tayo dyan. Sa mga old reviewees namin, yung mga dating reviewees namin na sana wag nang bumalik dito sa TCRC. No? Sana wag nang bumalik. Guys, ayan. Sige nga, attendance check tayo. Pa-comment nga ng favorite number ni Coach Weng. Ayan. Pa-comment nga ng favorite number ni Coach Weng. Kung andyan pa kayo at nanonood pa kayo, agoy, agoy, agoy. Sure ako, pag nakita nila yung number na yan, ako kagad yung una nilang naiisip. Ah, assuming. Ayan. Nako, favorite number. O, sige, eto. Ayan. Nako, eto. Talagang lumalabas na. Lumalabas na ang all. Ayan. Nako, biglang nakipag-dog show. Biglang na dog show. Ayan, sige. Ayan. Okay, let me read the question first. Nako, parang iba dito, excited na excited talaga sa pagsagot, no? Parang confident na confident. Parang bagong bakuna, no? Bagong bakuna yung mga guardian angel nila. Ayan, number 4 tayo. In which area of learning has technology given the clue most influence? Ayun, wag magpapabudol ha. Most influence. Pinaka ginagamit ang technology. Alin po dyan? O, sige, sige, sige. Sure naman ako, no? Yung iba dyan, pumipili na lang between A and B. Ayun, but still, we're going to discuss ano ba si C and letter D. Start tayo with letter D. When we say letter D on the job learning, ito po yung immersion or where a student is subjected to the actual classroom setup. Kagaya ng pagkakandak or when we were still pre-service teachers na nagpa-practice teaching tayo, that is what we call a sample of on the job learning. Yan. Now, si face-to-face naman, ito yung pinaka ginagamit talaga no, na modality ng pagtuturo. Ayan, no? Ito po ay nangyayari sa loob ng apat na corner ng ating physical classroom. Ayan. Napunta tayo sa pinagpipilian ng madla. Si A ba o si letter B? Alin ang tamang sagot? Ayan. Napunta tayo kay distance learning. From the word distance, malayo, no? Ito po ay uri ng learning na nangyayari kung saan si teacher ay malayo sa kanyang mga estudyante. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, no? Ako nasa General Santos. Ako, kayo, nasa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. That is a sample of distance learning. Okay, now marami pong modality ang distance learning, but yung pinaka ginagamit talaga ay online learning kagaya ng ginagawa natin ngayon. No, talaga kahit malayo tayo sa isa't isa, but still, we can continue having our sessions through the use of the online or the virtual platform. Ayan. Napunta tayo kay blended learning. And ano naman po si blended learning? When we say blended learning from the word blended, pinaghalo-halong face-to-face, ayan, at pinaghalo-halong online. So, may mga araw na may mga schedule kung saan yung mga bata ay pupunta ng school. Sabihin natin, Monday, Wednesday, at saka Friday, ang mga bata ay pupunta ng paaralan. On Tuesday and Thursday naman, they will have their online class. No, pinaghalong online at face-to-face. Now, balikan po natin yung tanong. Ang hinahanap kasi, most influence. Pinaka gumagamit talaga, nagre-rely talaga on technology. That is none other than, agoy, distance learning, no? Kung may distance learning, meron ding distance loving. Agoy, nako! So, correct answer letter B. Alin kayo doon? Distance learning or distance loving? Or learning to learn in a distance? Agoy, no? Yung parang ikaw lang nakakaalam. Ayan. So, number 4, tamang sagot, letter B. Finally, tumpak na ba? Tumpak na ba? Ayan, nako. Finally, tumpak na daw. Nako. Malas daw, malas. Agoy. Nako, sir, kung minalas ka po sa distance learning, sa distance loving ka na lang. No, affirm is the key. Agoy. Sabay-sabay tayong aahon sa, ano? Aahon sa? Say it with me. Kahirapan. Sige na nga.
last question for tonight. Ayan, oh, sige, sige. Try natin habulin si item number 6. And punta muna tayo, number 5. This is a... Hala, 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 hala. Nako, eto ha, parang we answer as one na naman ang peg natin ngayon. No, pare-pareho ng sagot. Ayan. Sige nga. O, final answer na talaga. Wala nang lilipat, guys. Ha? Wala nang lilipat. Siyempre, loyal tayo dito, no? Dapat ibagay natin yung ating mga sagot, yung papili ng ating mga sagot sa coach. No, dapat loyal. Agoy! Totoo ba? Sige, sige, seryoso na to. I'll read the question first. Ayan. Miss Janabeth, Janabeth talaga. Miss Janabeth teaches preschool. Guys, take note ha, ano yung tinuturuan niya? Preschool. No, maliliit na mga chikading. Maliliit na chikading. Ayan. She is preparing to employ a shared club. Shared book experience activity for her kindergartens. Which of the following material should Miss Janabeth probably need? Ito ang daming clue natin. Una, preschool. No, ginagamit sa maliliit na bata. Pangalawa, shared book experience. Ayan, no, base pa lang sa dalawang yun ha. Alam na dapat natin yung tamang sagot. Ayan, sige. Pero syempre, no, para ako kasi guys, napakasigurista ko, no, kahit sobrang obvious niya ng sagot, i-explain ko pa talaga yung option. Kasi po, ayaw ko pong mabudol kayo sa maling sagot, no? Bahala ng mabudol sa maling tao, ah? Wag lang sa maling sagot. Ayan, so syempre talagang i-discuss natin lahat-lahat ng yan, no? So start tayo with, let's start with, ayan, word list. Now, sure ako, talaga nakakita na po kayo ng word list. Sample lang ko kayo, ha? Yung word list po, yan po ay listahan ng mga salita na, ano no, talagang mas ginagamit para mas madaling matututo yung bata ng pagbabasa. For example, word list ng mga basic sight words. Mga is, the, or, in, mga ganon, no? So, through that, yung mga word list natin, the collection, ha, ng mga salita, which are derived from particular sources or sampulan ko kayo mga basic sight words na maaaring gamitin to teach the child how to read. Okay, that's word list. Now, ang basal text naman, eto po yung mga short stories. Alam niyo po yung parang pag nasa kindergarten ka, no, yung mga stories na parang 1 to 2 sentences or pinakamahaba, 3 sentence na mga short story that is intended to help children learn how to read. No, para sa mga preschool, yung madali lang basahin, those are basal texts. Now, dito tayo, guys, pili, no, A or B. Alin bang pinagkaiba? Guys, ang flashcards, always remember ha, ang flashcards po is used, no, for information retrieval. Kung gusto mo na talagang memoryado ng bata yung mga bagay na kailangan niyang ma-memorize, use flashcards. No, sabihin natin mga vocabulary words. Gusto mong ipa-memorize sa bata, pwede kang gumamit ng flashcards. O hindi kaya, no, mga simple na mga equations na gusto mong masagutan ng bata ng mabilisan, you may use flashcards. Anything na ang main goal is information retrieval or memorization, use flashcards. Dito kasi, we are talking about
shared book experience. For example, no, magbabasa ka sa harap ng mga bata. You will ask the students to gather around. Magsa-circle time kayo. No, uupo yung mga bata sa sahig. Then si teacher gagamit ng malaking libro. Kagaya nito, no, gagamit ng malaking libro si teacher, babasahin niya yung story habang yung mga bata will sit down and listen to the teacher. So that is a sample of big books. Ayan. No, so for number 5, tamang sagot po, letter B. And don't be confused with flashcards. Ang main use talaga ng flashcards is memorization. Kahit mga college students or high school students can use flashcards if meron silang kailangang memoryahin. For number 5, letter B. Even ako guys, nung nagre-review ako, I still use flashcards. Ayan. O eto, parang medyo kulang na ata tayo ng oras. Ako, medyo kulang tayo ng oras guys. Dapat matapos ako ng 8 o'clock and it's almost 8 o'clock. Now, before we proceed, teachers, nag-enjoy ba ang all? Nag-enjoy ba ang all? Ayan, gustong malaman ni Coach Wen kung nag-enjoy ba kayo. Na nag-enjoy ba ang mga beshi ko? Kahit pa paano. Ayan, nag-enjoy ba? Ayan, o natuto ba ang mga beshi ko? Na may natutunan ba kayo guys? Sana hindi lang po puro tawa, no, yung natutunan nyo sa akin. Ayan, kung nag-enjoy kayo at kung natuto kayo sa session natin ngayon, no, I'm inviting each one of you to join our, teka, medyo mahaba-haba pa to. To join our, intensive review, guys. Prof Ed at Gen Ed na po to. From, guys, this is from October to March. Yes po, October to March. Kasali na dito yung ating weekly coaching, daily coaching, at saka final coaching. All in one na yan. I'm not joking. Oh, talagang rhyming words talaga. Makakayarn. No? Rhyming words talaga. Syempre, nagbebenta ako. Dapat talagang no? I'm inviting each one of you to join our comprehensive at saka intensive review. Magsisimula na po to on October 21. No? So, from October 21 hanggang March na po yan. No? Meron tayong weekly at daily sessions. Meron pa tayong libreng mga handouts. Yes, guys, bibigyan namin kayo ng mga reading material. No, kami na po bahala dyan. Mga reading material, mga answer sheet nyo, kami na po ang magbibigay. Okay? Now, ang coaches nyo po dito ay top 1 lang naman. Agoy! Naku, ewan ko na lang talaga kung hindi pa kayo pumasa at mag-top sa licensure exam. Puro top 1 ang teachers nyo. At syempre, kasali pa dyan si Teacher Seppy. I know that's only 700 pesos po. Please message Teacher Seppy for more information para mag-guide niya po, masabayan niya po kayo in availing etong etong promo natin. Ayan. Guys, promise, sulit na sulit 'to, no? Base pa lang sa mga feedback ng mga previous reviewers namin, talagang lalaborn na lalaborn tayo para sa lisensya niyo. Ayan. Paano daw makapag-register? Just message Teacher Seppy po. PM nyo lang po siya. Siya na po ang bahala sa pag-guide sa inyo in getting or in joining our page. At saka guys, kung hindi nyo po kaya, medyo mabigat po yung 700 pesos in availing, no? In availing the 700 pesos, kung medyo mabigat po siya, pwede po itong 2 gifts. Ayan, 2 gifts talaga. So una, 500 muna, then another 200, pahabol na lamang po. Ayan, pwede po yan. Guys, kausapin niyo po si Teacher Seppy, madali po yung kausap. No, wala po yung problemang kausap. Pwede niyo din po yan siyang gawing ka-chat. Ayan, joke, ayan. Sige, oy teachers, hindi pa po tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Guys, hindi pa tayo tapos. Huwag kayong dyan. Huwag niyo akong iwan. Iniwan niyo na nga ako. Pati kayo, no? Iiwan niyo pa. Agoy. Ouch. Ouch, daddy. Agoy. Hindi pa tayo tapos. Dito tayo. Siyempre, teachers. Eto ha. If you're going to ask me, no, kung ano bang dapat gawin after review, I would suggest do a run-through. Ano po yung run-through? Ang run-through po ay pagbabalik, no, babalikan natin yung mga
questions na diniscuss natin from item number 1 hanggang sa pinaka latest. Ayan, this will help you talagang strengthen your foundation when it comes to the question na na-discuss kanina para hindi nyo po madaling makalimutan. So, ang gagawin natin, bibigyan ko po kayo ng 10 seconds to read, analyze, and select the correct answer. Then, answer reveal kaagad tayo. Okay? Para masigurado ni Coach Weng kung talagang na-instill, na-memorize ang mga tamang sagot. Okay? Ready na ba for our run-through tonight, mga beshi ko? Ready na ba? Oh, wala kayong choice, akala nyo, no? Wala kayong choice. Dapat ready talaga. Ganun tayo dito, no? I was born ready daw. Oh, sige. Let's have our professional education set 1 pa to, ha? Run through with question number 1. Mabilisan lang to. Mabilisan na pag-type. Go! Answer number 1, letter A, creativity. Number 2, answer letter D, social reconstructionism. Number 3, answer letter A, English. Four, answer letter B, distance learning. And item number 5, answer letter B, big book. Ayan, o score reveal tayo out of 5. Ilan po yung score natin? O, dapat perfect na, ha? Eto, teachers, to be honest with you, wala po akong pakialam sa score nyo during practice test. I'm not joking. Kahit na zero ka pa dyan, no, sa practice test natin, wala akong pake. No? Ang concern ko lang or yung sinisigurado ko lang, pagdating ng run-through natin, dapat perfect na po yung score nyo. Bakit? Through run-through kasi nakikita na talagang natuto kayo in our discussion. No, kahit naligwa kayo sa practice test, okay lang yan. Basta pagdating ng run-through, dapat naitama na yung pagkakamali. Agoy, no? Natama na daw yung pagkakamali. Perfect ba? Ayan, o, sana perfect yung scores nyo, ha? O, sige. Now, teachers, ayan, nako, ang daming nakakuha ng perfect score. In fairness, ang daming nakakuha ng perfect score. Ayan. Now, syempre, teachers, no? I will not hold you any longer. Ayan, sana po may natutunan kayo sa session natin ngayon. And I'm inviting everybody, ha, to please join our free review. Ayan, makikita niyo po yung link sa free review natin sa page ni Teacher Seppy Pare. Okay? And for those na gusto talagang sumali ng intensive review natin, message niyo lang po si Sir Seppy. Siya na po ang bahala sa inyo. So, that's it for today, guys. Daghang salamat for watching and participating in our live session and enjoy the rest of your day. Thank you. Daghang salamat po. Bye-bye, everybody. Thank you so much.